Magandang araw po sa inyo, mga Pilipino sa Pilipinas at mga US Pilipino, and excuse me, and even in other parts of the world. This topic or content is all for all of you, okay? And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and give me a big likes at mag-comment po tayo, okay? Mag-comment po tayo. Ang content natin for today ay tungkol sa stand o ni Senator Amy Marcos na it looks like kampi siya sa SMNI. Kampi siya sa SMNI. Dapat natin malaman o dapat natin to remind us that ang katulad ni Senator Amy Marcos, Senator by its name, ang duty niya is a lawmaker. Gumagawa ng batas. At ang pagkampi niya sa SMNI ay hindi nararapat. Sapagkat, bakit? Sino ba ang gumawa ng batas para magkaroon ng NTC at ang MTRCB? Ang MTRCB ay under the office of the president. Ang NTC, National Telecommunication Commission, is under the Department of Information and Communication Technology. So, lahat yan ay legitimate. Ang sabi ni Amy Marcos, bakit daw takot daw ang gobyerno sa SMNI? Does it looks like Senator Amy, remember you are serving the government and you are a government official, a lawmaker. Dapat ikaw ang susuporta sa mga government agency, sa mga government agency, most especially sa executive. Kasi ikaw ay nagtatrabaho bilang senador. Ang ginagawa mong batas ay sinusunod ng mga government agency. Kung wala kang ginawang batas, walang susundin ng mga government agency. Ngayon, being a lawmaker, you should support all the laws that you have prepared and passed because it is a law. Mali naman yata itong ginagawa mo. Oo, pinapakita mo talaga na talagang pro Duterte ka. Hindi mo nga sinusuporta ng kapatid mo eh. Madalang na madalang kung nakikita na sinusuportahan mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ba nangyari? Senator Amy Marcos, dahil galit ka kay First Lady, ganun ba? Kung meron kang galit sa kanila, eh, hindi mo dapat ginagawang personal. Dapat mo malaman, binoto ka ng mga tao, katulad ng iyong kapatid. Dapat magpasalamat ka sa mga tao. Hindi ka nagtatrabaho para sa mga Duterte. Hindi ka nagtatrabaho para kay Pastor Kibuloy. Hindi ka nagtatrabaho para sa China. Nagtatrabaho ka sa Pilipino, ang sinasahod mo, ang lahat ng mga benepisyo mo nang gagaling sa mamamayang Pilipino. Okay? Okay. At bakit naman sinuspindi? Unang-una, sinuspindi ng MTRCB ang dalawang programa ng SMNI. Ito to'y nabanggit ko sa nakaraang vlog ko. For 14 days. Ngayon, ito naman ngayon, ang National Telecommunication Commission ay sinuspindi ang SMNI for 30 days. Bakit? Kasi ang sabi ng NTC, it is in violation of the terms of its franchise. Na ngayon ay sinusuportahan nila yung findings ng committee
on franchise by Philippine Congress. At ang Kongreso ay gumagawa ng batas. At pagkatapos nila magkaroon ng investigasyon, ipo-forward nila sa katulad to. Siguro pinorward na nila sa NTC. Kaya nagdesisyon ng NTC na suspendin kasi nilabag nila ang kanilang franchise. Fake news. Ito to yung dinidepensahan mo, Senator Imee. Sumusuporta ka sa fake news, eh bawal yan. Eh ikaw ay lawmaker. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, ang mga senador na to ay lawmaker. Kayo ba ay sumusuporta sa mga ganitong mga senador ng bayan? Hindi sila nagtatrabaho para sa bayan, nagtatrabaho sila para sa mga Duterte, para sa China, ha? Para kay Pastor Kibuloy. Magkano ba? Ito ang mga senador, Bato de la Rosa, Senator Imee Marcos, Senator Robin Padilla. At iniisa sa inyo, lahat kayo galit sa bansang Amerika, at China. Kung baga sa ano, kayo ay traitor. Traitor ng bayan. Abay, kung hindi tayo demokrasya, ay na-firing squad na kayo. Buti na lang demokrasya. Kung nasa China kayo, ganun na mangyayari sa inyo. Makakulong na kayo. Hindi pwede yan. Kasi gusto niya China, di ba? O di pumunta kayo sa China. Ayun, mga Pilipino, mag-sip-sip po kayo at mag-comment lang po kayo dito. Kayo ba, mga Pilipino, ay pro-Pilipino or pro-China, pro-Duterte? Sabihin lang po nyo dito sa inyong comment. Okay? Ito yung lingkod, Freddy, sa Facebook at sa YouTube channel at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, and share, and give me a big like at mag-comment po tayo in Pilipino or in English. Okay? This is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.